ang tinatawag na hugas, guys, is para ma-eliminate yung mga insekto na present doon sa ating manggahan. Magandang araw, mga ka-agri, at welcome back sa aking munting channel. At kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Sa episode na ito ay ating pag-uusapan, ito'y tungkol sa hugas o waswas na tinatawag namin dito sa amin sa Mindanao. Tayo'y hindi babaero, kundi manggero. Tayo'y hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ano nga ba ang hugas? Kadalasan sa mga newbie is nagtatanong sila kung ano ba ang term na hugas. Ang hugas, guys, is dito sa stage na ito, kadalasan nasa 32 Duffy to 34 Duffy. Ang tinatawag na hugas, guys, is para ma-eliminate yung mga insekto na present doon sa ating manggahan. Malamig po ang areyang ito, kaya nagkakandak tayo ng hugas at 34 Duffy. Pero bago tayo nagkandak ng spray sa araw na ito, meron po tayong tinatawag na showering noong 30 days. Para ang purpose ng showering is to maitaboy lamang na po natin yung mga insekto na present doon sa ating manggahan. At this time, sa hugas naman, is to eliminate lahat ng insekto na makikita natin doon sa ating manggahan para po hindi po masisira yung ating butil. Paano ba malalaman kung pwede na magkandak ng hugas sa ating bulaklak ng ating mangga? Isinasagawa natin itong term na hugas pag meron na tayong makita na isa hanggang tatlo na active na butil tulad nito. Paano po ba makontrol ang sakit na fungus at saka paano ma-eliminate yung mga insekto? Ano ba ang kadalasang insekto na makikita sa stage na ito na ang edad po ay 32 to 34 Duffy? Ang common pest po na makikita sa stage na ito is thrips, mango shoot loopers, yung uod, yung tinatawag sa amin dito sa Mindanao na dangaw-dangaw, at saka hoppers. Yung mga chemicals na ginagamit po natin is depende po sa mga insekto na present po sa ating area. Tulad dito, wala po akong nakikitang infestation ng hoppers, kaya hindi po tayo naglalagay ng insecticide para sa hoppers. Ang nakita ko lang dito is yung maliliit na uod at saka thrips. Kaya ang insecticide na ginagamit ko is Selectron. Isang drum, bali 150 ml. Tayo hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Ano ang common na sakit sa stage na ito? Ang common po na sakit sa stage na ito is flower anthracnose. Ano po ba ang ginagamit nating pangkontrol sa anthracnose? Ang ginagamit natin na pangkontrol sa anthracnose sa time na ito, yung 32 to 34 Duffy, dahil nakapag-apply na po tayo ng Folicor last spray noong 30 Duffy, yung tinatawag nating showering,
Ngayon, nag-a-apply na naman tayo ng fungicide gamit ang propinib, yung anthracol. Ito ay contact action na mas mainam na gamitin sa stage na ito. Ang damage po ng trips, guys, is yung panicle mismo is kinakaskas niya hanggang masugatan ito, at pag darating ang ulan, secondary effect nito is madali itong kapitan ng fungus. Kaya kung makita ninyo sa inyong bulaklak ng mangga na ang end ng panicle is parang nasusunog. Fungus po yan na hindi po natin na control kaagad. Kailan po tayo mag-a-apply ng foliar fertilizer? Pwede bang mag-apply ng foliar fertilizer sa stage na ito? Pwede na tayong mag-apply ng foliar fertilizer, pero depende pa rin po sa lagay ng ating butil. Kaya nasabi ko na nakadepende po ang pag-a-apply ng foliar fertilizer sa stage na ito sa kadahilanan na pag nakita ninyo na yung isang panicle ay masyadong marami pong dinadalang butil, mas mainam na wag na muna kayong maglagay ng foliar fertilizer. Kasi lalong kumakapit yung butil na unwanted naman. Tulad nito, 1, 2, 3, 4, 5, lampas 10 sa isang panicle. So pag mag-a-apply tayo ng nutrients, kakapit po yung butil at nalalaglag rin naman kinalaunan. Konsepto ko, guys, is mas mainam na makakita lamang tayo ng 1-4 na butil sa isang panikel para yung energy at nutrients is makafocus doon sa 1-4 na butil lamang, dahil kinalaunan ay nalalaglag rin ito. Pag nag-a-apply tayo ng foliar fertilizer sa stage na ito, piliin po natin yung mataas po yung potassium content. Ngayon ay nag-a-apply ako ng foliar fertilizer. Ang gamit ko ay Growmore na orange. Tayo hindi babaero kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! At this time, guys, ay aking ipapakita ang update sa ating butil ng ating mangga. Ayan. Kung makikita natin, healthy. Napaka-healthy po ng butil ng ating mangga. Happy na ako, guys, na makakita tayo ng 1-4 na butil sa isang panikel. Ayan. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Ito po ang update sa aking mangga na may edad na 34 Duffy. Puntahan po natin yung ating mga kasamahan na nagkakandak ng spray at aking ipapakita ang pamamaraan sa pag-spray. Tara! Ayan si Cardo, at makikita natin na nagkakandak siya ng spray. At this time is siguraduhin nating basa po yung mga bulaklak para po to make sure na ma-eliminate po natin yung mga insekto na nandito sa ating manggahan. Puntahan na naman natin yung isa pa nating kaibigan, si Paring Ronron. Tara! Ayan si Paring Ronron, at umakyat. Nag-spray siya sa bulaklak ng ating mangga. Ayan. Ito na po yung resulta ng kakaspray lang lamang po na bulaklak. Kung makikita natin na mas lalong tumitingkad ang kulay ng ating bulaklak. Indikasyon po yun na
effective po yung ating kinakandak na spray. Itong butil na ito guys, ito, healthy po ito. Ang i-eliminate ng puno is itong mga maliliit. Ayan. Ito, healthy ito. Ito, healthy. Ang hindi healthy dito, itong mga maliliit. Sa mga nagtatanong, kung kailan ba magbabalik tayo para mag-spray? After 3 days, magkakandak na tayo ng spray. Ang edad po ng ating bulaklak sa ngayon is 34 Duffy. So, babalik po tayo 37 Duffy. A 37 Duffy is critical na po yan para sa tinatawag na kurikong o sisid fly. Mga kaibigan natin dyan nagmamangga, lalong-lalo na sa mga newbie, abangan ninyo ang susunod na episode dahil gagawa po ako ng episode bawat spray para po magiging gabay sa ating lahat. Shoutout nga pala sa ating kapwa manggero dito sa Malita, Davao Occidental. Keep going lamang po kahit medyo mababa po ang presyo ng mangga sa panahong ito. Balang araw, makakabawi rin. At kung bago ka pa sa aking channel, is huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po sa notification bell para updated ka sa bawat videos na aking ilalabas. Sana'y mayroon na naman tayong natutunan sa episode na ito. At huwag kalimutan guys ang pag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin po sa aking Facebook account, Juji Kuchia. God bless and once again, happy farming! Bye-bye!